Sige. Hallelujah, praise the Lord. Manalangin tayo sa mandali o mga banal. Maraming salamat sa pagkakataon ito na kami ay nakikipag-fellowship sa iyo. Sinabi mo, dalawa, tatlo, nagkatipon sa iyong pangalan. Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Hinahawakan mo kami, pinagpapala mo kami, binibigyan mo kami ng kagalingan at ng lahat ng aming pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalaan mo ang iyong mga anak. In Jesus' name, amen. Hallelujah. No turning back. Ano ibig sabihin? Kung tayo ay nakay Kristo na, ay huwag na tayong tumalikod pa. Kinakailangan ang buhay natin ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy na ipinamumuhay ang salita ng Diyos. At tayo ay nagdedepende lang sa salita ng Diyos. Hindi na tayo dapat lumingon sa ating mga nakaraan. Sinasabi sa Luke 9:62, kung tayo ay humawak sa isang araro sa bukid, ay kinakailangan tuloy-tuloy, huwag na tayong lilingon upang matapos natin ang ating mga gawain. Ganun din, ang gawain natin ay ang kaligtasan ng bawat kaluluwa. Bayaan natin ang mga patay, libing ang mga patay, ibig sabihin ang mga walang pananampalataya. Amen? Kinakailangan tayo lumago sa knowledge and wisdom. Lumago tayo sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi tayo dapat na manatili na lang na bata, bata sa pananampalataya. Kinakailangan tayo ay maging mature, lumago tayo sa pananampalataya. At ang ating susundin, isang halimbawa, ay ang Panginoong Hesukristo na ang ginawa niya sa atin at sa lahat ay mga magandang halimbawa. Siya ay nagpakumbaba, nagpakababa, hanggang sa siya ay namatay sa krus at mabuhay na maguli sa ikatlong araw. Ito ang ating halimbawa, ang Panginoong Hesukristo. At kinakailangan tayo ay tumagal hanggang sa katapusan. Ibig sabihin, hanggang sa pagdating ng Panginoong Yesus, habang tayo nabubuhay, kinakailangan pananampalataya natin ay malakas. Dahil those who endure to the end ay maliligtas. Bakit kinakailangan sinasabi sa John 10:10? Kasi kinakailangan maging matibay tayo dahil ang diablo ay paikot-ikot lang. The devil came to steal, to kill and to destroy. Kung wala kang matibay na pananampalataya, hindi ka lumago, hindi ka matibay. Kung hindi ka sumusunod sa halimbawa ng Panginoong Jesus, marupok ka, kapatid. Kung ikaw ay hindi nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mahina ka, kapatid. Ikaw ay maiisahan, matatalo ng kalaban, ang diablo. So, no turning back. Sinasabi sa Hebrews 12:2, looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. He's on the throne now. Siya ang pioneer at perfecter ng ating pananampalataya. Magiging kumpleto lang tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, sinasabi dito sa ating text sa araw na ito, sa John 8:31-36, at ang key verse dito ay John 8:36. So, if the Son makes you free, you will be free indeed. Malaya ka na. Kung tinanggap mo si Jesus, na nampalataya ka, naniwala ka sa Kanya, kapatid, malaya ka na. Ang lahat ng kasalanan mo ay kinalimutan na ng Diyos. Ang nakikita ng Diyos sa iyo ay ang katwiran, si Jesus, ang Panginoong Hesukristo, na suma sa iyo. Ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Hallelujah. So, si Jesus informed us that as sinners, we are slaves to sin. Lahat tayo ay makasalanan. And that He had the power to set us free from the bondage. Si Jesus lang ang may kapangyarihan na makapagpalaya sa ating lahat, sa ating kasalanan. Tayo ay may hatol ng kamatayan sa dagat-dagat ang apoy. Subalit, dahil sa Panginoong Jesus, binigyan tayo ng hope, pag-asa, na kung mananampalataya tayo, maniniwala tayo sa Kanya, ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. So, anong gagawin natin?
Sinasabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Wala ni sino man tao ang makapagyayabang na siya ay matuwid. Kailangan natin ang Panginoong Jesucristo. So, anong gagawin natin? Live for Jesus day after day. Sa araw-araw ng ating buhay, sa bawat oras ng ating buhay, kinakailangan tayong mamuhay, mabuhay para kay Kristo. Philippians 1:21, to live is Christ. At sa kanyang pagbabalik ay pag-asa. To die is gain. Dahil kukunin niya, sa second coming niya, ang lahat ng nananampalataya at naniniwala sa kanya. Ang buhay ay hindi na mamamatay. Magkakaroon ng glorified body. Ang mga namatay na una kay Kristo, simula pa kina Abraham, Moses, Joshua, mga propeta, ina ni Kristo, sila ay ligtas. Sila ay magkakaroon ng glorified body upang makapiling ng buong buo ng Panginoong Jesucristo, katulad ng katawan ng Panginoong Jesus, ang Diyos ay Espiritu. Subalit nagkaroon ng glorified body ang Panginoong Jesus at siya ay makikita natin ng harapan. Face to face, we will see God. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ang eksaktong image ng ating Diyos na buhay. Amen? So, live for Jesus. Christ must be exalted now as always in our body. Kinakailangan maitaas ang Panginoong Jesucristo sorry, sa ating sarili. Whether by life or by death. Kinakailangan mataas ang Panginoong Jesucristo sa ating sarili. Tayo na bubuhay, ipamuhay natin ang katwiran. Ipamuhay natin ang katotohanan. Ipamuhay natin ang magandang pamumuhay na halimbawang pinakita ng Panginoong Jesucristo sa atin upang mataas ang Panginoong Jesus at mataas din ang Panginoon Diyos.